Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. Ito na naman ang inyong ate May Chang Ai, May Tarot from Japan. Hello Taurus kabayan, this reading is for you. Yeah, maraming salamat sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At welcome na welcome kayo sa mga bago dyan. Welcome, welcome. Don't forget to subscribe and like and share. Ayan. And then syempre, this is a general reading, Taurus. Hindi lahat ito is para sa'yo. Kunin mo lang yung para sa'yo. At itapon mo lang hindi naman para sa'yo. Salamat sa mga nag-trust at nagpahula personal reading sa akin. Salamat sa inyo. Humabon na kayo. This till November na lang ating Christmas advance low price sa atin, sa inyo, no? Tapos na ang kasiyahan, no? And then, by December is, na siya, come back to normal price na siya. Kaya humabon na kayo, mga gusto ko reading. Yan, let's go. Ano ba ang mga mangyayari sa mga natitirang araw ng November 2023? Sa'yo, Taurus, na-shuffle ko na to. Yes? Taurus, baka mangyayari sa natitirang araw ng November. It comes to financial, health, love, money, and career. Keep comment lang kayo mga kabayan kasi lang yung mga energy nyo is na iiwan dyan. Nakukuha ko pa rin, di ba? At least makaresonate, makalayo. Salamat sa mga comments yung pala na nakakataba ng puso kasi halos lahat kayo is resonate. Thank you very much. I love you all. And we have here the Seven of Wands, Nine of Pentacles, Queen of Pentacles, The World. Oh my God. Wow-wowie. And we have the Three of Cups. Mm-hmm. Something celebration na magaganap. Okay, so nakita ko dito sa yung card, Taurus, is so parang may gusto kang depensahan. Tinay, gusto mo depensahan yung sarili mo, gusto mo protektahan yung sarili mo. Nakikita ko dito kasi meron ka something na standing for your belief, no? Pinaninindigan mo to. Parang may gusto kang sabihin na, uy, sandali lang, just wait. Ganun. Gusto mo depensahan eh. May gusto kong something na sitwasyon na depensahan kasi parang may challenge na dumating sa'yo or naging busy ka, naging hectic lang yung schedule mo or kaya kasi parang iba naman sa'yo, parang may nag-under attack sa inyo. Kaya gusto niyo depensahan yung sarili nyo. Kasi may something happen na nagkaroon ng forceful, ganun, sa maari sa trabaho ito, maari sa relasyon, sa family, sa work, or kung ano man yan, sa friendship, may nangyaring gano'ng something sa inyo, no? Maari ito is nangyayari na, or mangyayari pa lang, okay? Please resonate, mga kabayan. Huwag lang kayo mag-focus sa love, or basta hanapin nyo sa buhay niyo kung saan ang sitwasyon nito. And then, we have the Nine of Pentacles. So, nakita ko dito is something... para may hinihintay kayo na something. Kung hinihintay nyo na depensa nyo yung sarili nyo, may gusto kayong depensa, di ba, sabi ko sa inyo, mukhang, gusto nyo ipagtago yung sarili nyo to something, or maaring, yung iba sa inyo, protect yourself, maglagay kayo ng boundary sa sarili nyo, sa puso nyo, na hindi na kayo masaktan, maaring gano'n. Kasi nakita ako may babalik na tao, yung medyo mabagal lang, ang nakikita ko dito, pero stable, no? Ang nakikita ko. Gusto niyang bumalik, no? Ito yung tao na very practical, mag-give away effort daw siya, very grounded, ay tao na nag-work hard siya to get what he want when needs, ganyan. Nagte-take action kasi siya. Nagte-take action muna siya bago siya mag-react. Itong tao na to. Very dedicated din to sa goal niya kasi nakita ko masipag na maaaring ikaw rin. Ito, no? Sa nakita ko. Kasi nakita ko is masipag ka naman para sa akin, no? Sa nakita ko. Taurus kasi is masipag. Poprotektahan yung family niya, poprotektahan yung sarili niya, poprotektahan yung mga mahal niya sa buhay. Yun ang ano ko sa Taurus, sa maaaring din din, poprotektahan mo yung pamilya mo sa mga tao na gustong manakit, no? Yung nakikita ko dito. And we have the Queen of Pentacles. Ikaw yung tao na nakikita ko na very attractive, no? Attractive pa sa mga tao na nakapaligid sa'yo, nakukuha mo yung attention nila. Yung nakita ko, for some of you, may problema sa pera.
O kaya yung problema sa pera is medyo matagal ang pagpasok, ano, naari ka doon, mabagal. Ikaw yung tao na very passionate, ma-pride. Nakita ko dito, iba is wala ko sinasabing gender, ano. Yung iba dito, bas, yung iba lang, ha, nakita ko is parang mother emotions na sensitive, ganun. Mapagmahal, understanding ka, nakikita ko dito, ano. May charisma ka na wala sa iba, no? Very friendly ka rin, malakas ang loob, no? Hindi ka takot sa totoo mong ikaw or totoo mong power na ipakita sa lahat ng tao. Kaya dun na atra kasi yung ibang tao, no, na wala sa iba. Nakita ko dito. And then, may self-assure ka, no? Ikaw yung tao na, ano ba to, hindi ka takot na sabihin yung gusto mong sabihin na na hindi kahit parang hindi mo na naano na makasakit ka ganun. Basta masabi mo lang yung gusto mo. Ganun. Yun na nakita ko nga. Pero mabait ka actually. Sa nakita ko dito, mabait. Confident, may courage, yun. Optimistic, wholehearted. Yan, nakita ko. With the world, para may nakita ko na something travel or travel soon overseas na magaganap sa yun, na para biglaan na magaganap. Actually, may nakikita ko ditong third party, actually, no? Tingnan natin. With the word kasi, parang may ma-achieve kang something or gusto mong ma-achieve. Meron kang naging problema, actually, sa nakita ko dito, na gusto mong ma-achieve, ma-resolvehan. Maaring ganun. May nakikita ko yung opportunity sa'yo, Taurus. Yung opportunity sa darating. Ang sinasabi dito ng bara, lahat ng i-manifest mo, lahat ng i-desire mo, you will receive anything. No? Makukuha mo siya. No? Pero mag-ingat ka lang sa i-manifest mo. Kailangan, it's good, ah. And then, may nakita ko dito, magkakaroon ka rin ng harmony and peace. Yung iba dito, parang may something spiritual journey, something na nagaganap, or alam mo na yung destiny mo na nakikita ko. Tingnan natin kung sino yung Knight of Pentacles. Ano pa yung Knight of Pentacles? Ano pa dapat namin mala? Oh my God! Again, we have the Sun. Yes, the Knight of Pentacles. So, kita ko naman is ito yung tao, itong tao na nakita ko mamasaya ka ngayon, Taurus. As in, pasaya ka ngayon. Nakakaramdam ka na ng happiness. Ito nga is pangyayari, maaaring ganun na. Mangyayari or mangyayari pa lang. Nakita ko naman, mas masaya ka na. Magiging masaya ka actually. Magkakaroon ng success or makaka-recover ka sa mga sakit na naramdaman mo in the past. Kasi may nakita ko dito na may mga tao na ayaw sa'yo. Actually, may tao na mga ayaw sa'yo, hindi ka gusto. Ganyan. Kaya didepensa mo yung sarili mo. Hindi ko alam kung yung iba dito is masaya dahil buntis? Tama ba ako? Kasi may nakita akong, ang nakita ko kasi dito sa kay Knight of Pentacles na gusto mong bumalik sa'yo, Taurus, actually, gusto ka niyang pakasalan. Kasi masaya sa sa'yo. Gusto niya uli ng happiness. Gusto niya ito mag-success. Ganyan. Pero nakikita ko, Taurus, is naka-recover ka na. No? Nakaramdam ka na ng freedom. Tingnan pa natin. Okay, so nakita ko dito, Taurus, talaga may gusto ka maustisyahan. May nangyaring something sa'yo, may nakita akong law, or ano man ito, parang may something na gusto ka maustisyahan sa buhay mo, no?
yung Knight of Pentacles. Parang lumagalaw naman yung ano ko. Knight of Pentacles, please. Thank you. Oh my God. With the Chariot in reverse. Itong si Knight of Pentacles, ito yung tao na... Okay. Dito sa ito, naging masaya kayo actually nitong babalik na tao na to, no? Parang nagkaroon kayo ng conflict, no? Nagkaroon kayo ng conflict, ng strangle, nagkaroon kayong dalawa ng lack of direction, no? Nakita ko dito. Actually, kaya siya babalik kasi niya uling makipag-collaborate or nakita ko dito gusto niya makipag-collaborate sa iyo, eh. Kasi na-enlighten siya, na natauhan siya, na something na... Alam mo, may kaya to si Knight of Pentacles. Yun lang sasabihin ko sa'yo. Stable yung buhay niya. Okay? May pera siya. May kakayahan siya. Ganun. And then, yun nga, gusto niya na nagkaroon kayo ng conflict, nagkaroon ng stagnated, nagkaroon ng... Hindi niya alam, nararamdaman niya kasi hindi niya alam kung ano yung direction na pupuntahan niya ngayon. Kasi, dahil nga sa pagkakaroon ng pag-aaway niya ng dalawa, no? Alam na niya yung goal niya. Tingnan natin, Knight of Pentacles. Show me. Thank you. Pile of Pentacles. Nahihirapan siya ngayon. Nasasaktan siya. Taurus. Nalilito siya. Hindi niya alam kasi kung ano yung... Sabi ko nga sa iyo, di ba? Nakaka-strangle siya sa direction niya ngayon. Hindi niya alam kung do I go or do I not. Yung ganyan. Tutuloy ba talaga ako o hindi? Paano kaya? Ganun. Nahirap siya. Umiiyak siya. Nakakaramdam siya ng pagkawalan ng pag-asa. Yan, nakita ko. Iba sa inyo, maaari nagkakaroon ng headache, sakit sa paa, masakit sa paa, or may illness, ha? Or nahihirap man kayo sa pera talaga. Yun. Ba't ka babalik? Page of Pentacles. Na may pinaplano siya, eh. May pinaplano siyang something. At gagawin niya ito. Gagawin niya talaga ito. Iti-take action niya ito to make it real. Na gagawin niya lahat para lang makabalik sa iyo. Yun na nakita ko dito. Queen of Pentacles. The Hero Punch. Iba sa inyo is maaring kasal, maaring boss, or maaring magaling sa pagpapatakbo ng business. Kasi iba dito is parang may tinuturo, no? Maaring nagtuturo ng yoga, maaring nagtuturo ng kung ano man may tinuturo, something, maaring boss. Maaring tagapayo, ganyan, may pinagsisilbihan, may alliance, or binabalyo mo yung mga tao sa paligid mo, Taurus, na mahalaga talaga sila sa'yo. Ano pa man yan, no? Yung nakikita ko dito. Then use your intuition. Ikaw kasi yung tao na ginagamit mo yung intuition mo, no? Maaaring may pagka-psychic ka, no? Kasi ginagamit mo yung intuition mo. Very spiritual na tao ka rin, actually, no? So nakita ko dito, Taurus. Ano pa? Queen of Pentacles. Hindi ko alam kung nagtuturo ka sa trabaho mo o may tinuturuan kang tao o may sinasabi ka. Nakita ko kasi parang nagpapayo, magaling ka sa akin. Para sa akin, magaling ka magpayo. With the Eight of Wands, parang iwas sa inyo ngayon is gulong-gulo. Kung ano yung direksyon na tatahakin, ano? Maaring gulong-gulo kayo. Or maaaring makatanggap kayo ng isang message to someone. Nakita ko dito. No.
gulong-gulo kayo sa direksyon nyo, o yung iba naman is alam na yung direksyon nila kasi we have the world, o gusto nyo ma-achieve, o gusto nyo na malaman yung direksyon nyo talaga. Looking forward kayo sa future nyo. Ang nakikita ko dito, may travel ako nakikita sa iba, it's travel, diba? Sa inyo, may travel akong nakikita. O maari naman yung iba sa inyo is hindi man mag-travel, is nagkakaroon lang ng transformation or nalilito kung saan direksyon ang patutunguhan, or maaring iba dito is parang may niraras na something na destinasyon, may niraras na sitwasyon, ganun. Kasi nakita ko very speed, parang may instant, parang niraras nyo yung magkaroon kayo ng instant opportunities, instant work, job, something ganun. Parang nagmamadali kayo. May nangyayari something na parang ayoko magsayang ng oras, time is cold, ganyan. Then may mangyayaring instant opportunities na darating sa'yo. Ano? Sa nakita ko, kung ikaw is walang trabaho or gusto mo ng sideline, may instant opportunities na darating sa'yo. No? May nakita kasi akong movement. Iba sa inyo, clear ang path, no? Na may travel. Clear ang path na gustong tatahakin. No? May stability dito, may movement, and then maaring yung iba sa inyo is parang continuation ng direction na hinahanap nyo kung saan ba talaga, parang gano'n something yun. Nakikita ko. May sudden action kasi ako nakikita. Maaring message, ha, to someone. We have the Ace of Wands. And nagtitake action ka nga, sabi ko sa'yo, nagtitake action ka, gumagawa ka na ng paraan, naghahanap ka ng trabaho, parang sa tingin ko, kung nakahanap ka na ng trabaho, work, new job, business man yan, or new love, yan, nakita ko, mag-start ka na ng in this natitirang araw, ng fresh start mo, mag-start ka na ng beginning mo, kasi na may something change ako nakikita sa'yo. With the Ace of Wands, kasi tinig action mo talaga, nag-listen, nag-trust ka na sa intuition mo, maaring opportunity nga, sabi ko sa'yo, maaring new job, new work, new business, new skills o create na gagawin mo, no? Discuss positive motion, maaring may new idea ka, may success to move forward ka talaga. Kasi ang nakikita ko kasi dito sa'yo, is Taurus, ikaw yung gagawa. Ano ba tong ano ko? Alam, kung sa saang napupatpad na. Ikaw yung gagawa ng paraan. Sasama kamay mo kung paano mo ka magte-take action. So, nakikita ko dito. Nasa sa'yo. Ito yung breakthrough mo. Ano po yung the world? Show me. We have the Knight of Swords. Oh. Knight of Swords? Tama ba ako? Okay, Knight. So, parang nira-rush mo na. No? Sabi ko sa'yo, may something rush. As in, mabilis na mga pangyayari, no? Na mabilis na mangyayari. Maaling mabilis sa pangyayari sa pag-uwi ng Pilipinas na hindi pinaplano. Bigla kang uuwi or bigla ang pagkawala ng trabaho, then get to another trabaho, biglang, basta may biglang new opportunities na darating, i-resonate mo, ha, hanapin mo kung saan mo, o may, tingnan pa natin. Oh my God, we have the devil. Meron ka something na hindi magandang pag-uugali, or may mga toxic sa paligid mo, Taurus, na nakikita ko, na nagbubuyo sa'yo, may mga toxic people na parang sinasabi sila na maaring kung ikaw is natanggal sa trabaho or naghahanap ka ng trabaho, maaring kasi may, di ba sa'yo, di ba, may mga taong galit sa'yo, no? Na maaring ito yung mga toxic na people, ano, na ayaw sa'yo, no? Kasi may nakita tayo dito ng devil. May ginawa silang something sa'yo. Ano ba buwan? The world, show me. Nangyayari kay Taurus with regards to financial health, love, money, and careers. Mga natitirang araw.
Okay, we have the Three of Swords. Nasaktan ka actually, no? Makakaramdam ka ng sakit. Maari nangyayari, o mangyayari pa lang. May makakaramdam ka ng bigla ang unexpected emotion, blow up emotion, deep of hurt. Magkakaroon ng something na, as in, hindi inaasahan na storm man yan. Hindi inaasahan na masasaktan ka, luluha ka. May mawawala. Biglaan kasi to yan, rush and rush of biglaan. As in, biglang bigla. Biglang, hindi inaasahan na as in hurt, sorrow, malulungkot ka, maaaring matotrauma ka. May mangyaring intense na mangyari sa buhay mo. Magkakaroon ng something, division o paghihiwalay, paaring ganon. May separation kasi ako nakikita. Madedepress ka, magkakaroon ng as in matinding heartache, as in unhappiness, magkakaroon ng hindi, yun ang disorder, yan. Magkakaroon ng ganon, magkakaroon ng confusion, alienation, something na ganon. Akong nakikita na mararamdaman mo na, bakit na feeling mo, wala nang pag-asa, wala nang kapag-asa. Ganun ang nakikita ko. We have the Three of Cups, King of Pentacles, the Knight of Cups, and the High Priestess. The Three of Cups is something may gaganap na celebration with friends, maaring group, maaring birthday, ganyan, na magagaganap, or date with your friends, date with your family, kung ano man yan, something celebration or gathering na magaganap. Nakikita ko, no? O maaring biglaan na magaganap na hindi inaasahan na mag-go out kayo ng someone mo, ng mga friend mo. Let's go out. Parang as in hindi pinilano. As in hindi pinilano. Maaring gano'n, no? Kakaroon din ako na may gusto makipag-collaborate uli sa'yo. Maaring yung babalik na tao is gusto makipag-collaborate sa'yo. Anak, mga, chotomate, maaring gusto niya bumalik, no, sa nakita ko dito. Maaring sabi ko sa iyo, parang may nakita ko mabubuntis. Maaring mag-celebrate kayo ng pregnancy or married, maaring ganun, ang nakikita ko. Or celebrating na, to something, kung ano man yung gusto niyo i-celebrate yun. With the King of Pentacles, sa nakita ko dito is parang, yung iba is maaring may business, may two energy. Sige lang ha. Okay, isang energy lang. May babalik nga sa'yo na mayaman, be. Taurus. Ito, King of Pentacles kasi babalik siya. Ito rin siya, oh. Mayaman, may business, maaring maliit man o malaki, may kakayahan, na alam niya how to grow money. Actually, yan itong tao na to. Alam niya kung paano gumawa ng pera, alam niya na, kasi meron siyang business sense. Sa nakikita ko ito, meron siyang business sense, may wealth ako nakikita sa kanya, very confident. Yung iba dito is a father figure, ano? Meron namang iba dito na may ama o nanay na nag-guide dito sa tao na to o sa inyo na something mother or father figure guide when it comes to material sa inyo. Maaring ganun nakikita ko or iba pa, no? Or someone mo, love mo, ganun. Nakita ko itong tao to ganun. Parang hindi lang siya isi. Parang nanay niya ata, tatay niya is ginaguide siya sa when it comes to financial, ganun. Kasi mayaman yung family nila. As in, mayaman, may mga business. Maliit man, konti man o meron, pero mayaman siya. Magaling siya. Very successful itong taon na to. Loyal din, oh. May pagka-leadership, actually, no. With Nine of Cups naman, may gusto kang, may wini-wish ka na something. With the High Priestess, use your intuition. May pagka-psychic talaga yung iba sa inyo dito na nakikita ko. Iba sa inyo may pagka-psychic. Taurus.
Use intuition, listen to your inner voice, tingnan nga natin, ano yung King of Pentacles? Parang may third party ako nakikita. The High Priestess in reverse. Itong tao na to is parang may hidden motive sa'yo. Or nakakaramdam siya ng disconnected sa'yo. O sabi ko siya, diba? Ito rin, diba? Disconnected. Tinakita ko sa'yo. Nakakaramdam siya ng disconnected sa'yo. Magkalayo kayo nito, ano? Nakita ko. Maaring may hidden agenda din sa sa'yo o may hidden motive sa sa'yo. Ano pa? King of Pentacles, ano pa? What do you need to know about you? Pair of Swords. Ini-spy ka niya, no? May tao na nag-i-spy sa'yo. Maaring itong tao na to, is tinitingnan niya yung social media mo, yung Facebook mo, ano account ang meron ka. Parang inaalam niya, no? Parang something may inaalam siya. Three of Cups. Three of Cups is sa Ace of Cups. Yung iba sa inyo is my new love. No, nakita ko dito. Okay, may third party nga nagana. May third party nga ako nakita. And then, ibig sabihin, meron na kayong bagong minamahal ngayon. No? And then, ito yung tao na to na gusto bumalik. Bali, nagkakaroon ng love triangle. Ano? Sa nakita ko dito. Ano po yung Nine of Cups? Nine of Cups. Okay, minamanifest mo na lahat ng winning wish mo o ma-desire mo is magkatotoo. No, yung nakikita ko dito. Well, it magkakatotoo, actually. Pero be wise and saka mag-ingat tayo sa imamanifest, okay? Kailangan laging good. What is the High Priestess? Dami naman. Ito, Seven of Wands. Okay. Six of Cups in reverse. Okay, High Priestess, use your intuition, listen to your inner voice, use your instinct, ang sinasabi dito. And then, may nakita ko na something, nag-put boundaries ka sa sarili mo, pinoprotektahan mo na yung puso mo, yung sarili mo, yung mga tao na maghahara sa'yo, poprotektahan mo na. Yung maari yung iba sa inyo is, naka-move on na sa mga the past person nila, na mga nakaraan nila. Maaring gano'n, no? Kumbaga, inililiving na nila yung the past. Nagkaroon kasi ng stagnation. Kumbaga, nakita ko dito, yung the past mo is, wala kayong closure, ano? Nakita ko dito, wala kayong closure. Then, nilet go mo na yun. Maaring nagkaroon ng hindi magandang memories sa inyong dalawa. Nilet go mo na yun. No? Maaring friendship ito, maaring sa work mo ito, maaring family, co-workers, kung ano man niya o business, i-resonate mo, no? Ang nakikita ko dito. Taurus, sa mga yukirang araw po ng November, ano po magaganap? It comes to money, financial, health, love, career, show me. Show me. Thank you. The Justice. May gusto ka talagang hustisya, ha? Like I told you, may gusto kang mahustisya, ha? Hindi pa lumalabas sa una natin para, pero na-vibe ko na gusto mo. May gusto kang mahustisya, ha? Six of Wands in the first. Oh my God. We have the Knight of Pentacles. Iba sa inyo is single, ano? Nakita ko. And we don't have the Four of Wands. May gusto nga nyo makipag-union sa inyo. Sa nakita ko dito. Yan. Justice. And we have the Five of Cups. May pinagsisisihan ka sa buhay mo na nangyari. No? May nangyaring something na nalalungkot ka, na-disappoint ka, maaring nakaramdam ka ng loss of hope, na loneliness ka, may isolation ako nakita, neglect, regret. Kanya. Maaring may nawalang someone sa buhay mo o
na walang taong mahal sa buhay mo, or nakaramdam ka ng pagkatalo, natalunan ka, I'm failure, natalunan ka, as in ganun, talunan ka. No, nakita ko ito with the Four of Cups, may something, celebration nga, sabi ko sa'yo, celebration na magaganap sa iba, happiness, enjoy, something, gathering, family union, or may babalik na someone na galing sa ibang bansa, or ikaw yung uwi. Sabi ko sa'yo, may travel ka, diba? Na, as in, ganun, na may mga ganap na party, surprise, may coming home, may gusto makipag-reunion, or reunion ng family, reunion ng magkakaibigan, maaaring ganun. Something teamwork, ganyan, or may something event ng wedding, sabi ko nga sa inyo, may event. May nakita akong ganun, di ba? Kasi in the past, ano mo, Taurus, is may nakita ko na you are ready to marry. No, nakita ko dito, maaaring mga celebration ng pagka-pregnant, ganyan. Maaaring something celebration na mangyayari. No? Yun na nakita ko. Kaya celebrating ng a little bit man niya na achievement of goal, ganyan, maaaring ganyan. Basta may something having pati. Kasi makasiyahan, ganyan. With the Six of Wands in reverse kasi, and the Justice, may gusto kang husisyahan na nangyari sa trabaho mo o sa paligid mo, o may sitwasyon na gano'ng something na nakaramdam ka. Ayan, sabi ko sa'yo, nakaramdam ka ng pagkatalo. Nagkaroon kasi ikaw dito ng lack of achievement, lack of recognition, o support sa mga kasama mo sa trabaho, mga support sa love mo, support sa pamilya mo, support sa co-workers mo, support sa mga nakapaligid sa'yo. Maaring gano'n, no? Nakita ko. Kaya parang may something na karoon din ng lack of confidence ka, lack of endurance, tapos parang arrogante. May nakita ko arrogante. May nakita rin ako dito na hindi loyal, parang disloyal. Yan, maaaring iba ganun, may disloyal na naganap, may treachery. Or maaaring parang may nagkasakit ang nakikita ko. Parang ill will, ganun. Parang something happened na hindi nyo na-achieve. Actually, meron kayong hindi na-achieve. Maaaring meron kayong hindi. May sitwansyo kayo na akala nyo is magsasucess. Akala nyo tuloy-tuloy na. Pero hindi pala. Ganun. Hanapin mo na lang kung saan yun. Ganun yung nakita ko, Taurus. Oh my God, it's so sad naman. Ano yung kasi mga justice? What is a justice? Ano po yung justice? Salamat po. Page of Cups. Okay, very emotion ka ngayon, emotional. So, nakita ko dito, ano? Yun yung gusto mong ma-achieve, ano, kasi nakakaramdam ka ng emotional ka ngayon, as in emotional ka ngayon. Nakita ko naman kasi dito, very hard work ka actually, you know, Taurus, hard work ka. Ikaw ngayon tao na gusto mo, perfect yung ginagawa mo, kasi may pagka-perfectionist ka actually, you know. Kasi yan din yung pride mo, kumbaga, very hard work, kumbaga, ikaw yung, kung ano yung mga meron ka sa buhay mo, trabaho man yan, relasyon man iyan, kung ano man yung nakakommit sa buhay mo, very focused and committed ka dito. Binibigay mo talaga yung ikaw. Pineperfect mo talaga ito. Yung iba naman, pagkapag-talent o may pinapractice pang something. Yan, very committed ka dito. No, sa nakita ko dito, ito yung maaaring sa trabaho, ito na nangganap or ano man yan, saan man naganap sa buhay mo yan. Pinerpek mo eh. Ibinigay mo yung buong ikaw. Ibinigay mo yung buong pagod mo. Ibinigay mo yung buong pride mo. Alam mo yun? Yung buong talent mo. Ito kasi ito yung ambition mo. Pero may something happen noon na naganap. Kasi may mga tao na dating gusto ka, biglang bumaliktad. Sinusuporta ka, biglang hindi ka na nila nasuportahan. Sa pagdating dito sa sitwasyon na ito, maaring gano'n, no?
Sad. Medyo nalungkot ako. Pero huwag ka wala mapag-asa ha. Kasi nakatingin sa'yo ang universe, actually. No? May something, sabi ko nga sa'yo, may something happy na magaganap na bigla ang mangyayari. No? Something changed. Kaya, kasi si universe is nakatanong sa'yo. Okay, that is for you for today. Yan ang mga magaganap sa iyo. Sa mga natitirang araw ng November, humabol na kayo, Taurus, mga kabayan, sino man nanonood nito, na till November na lang po ang ating advance Christmas price, low price. Pagdating po ng December, syempre, back to normal na tayo. And then, alam nyo na gagawin nyo. Sa baba po, may description below dyan. Hanapin nyo. Okay? And that is for you po tonight. Huwag nyo hayaan na buuin ang ating pagkatao ng kadiliman. Iwasay sa mga tao may negative thought, negative thinking, always think positive. Lahat na nangyayari sa buhay natin is may dahilan. Hindi yan ibibigay ng Diyos, ng universe, kung hindi natin kaya. Para may mga darating pa na challenge sa ating buhay is mas makayanan pa natin ito. Okay? Always think positive talaga. Okay? Thank you all. Arigato. Take care all. I love you all. Arigato. Namaste.